Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Mga netizen na pa sana all sa pangaharana ng isang 69-year-old na lalaki sa kanyang misis. Dating mayor, instant ninong sa maling binyag. Tatay na alam ang pangalan ng isang 13-member K-pop group, kinagiliwan ng netizens. Sanggol, nasawi matapos umanong ilagay sa loob ng oven ng mismong ina. At Jaya, nasangkot sa isang car accident sa Amerika habang papunta sa concert ni Regine Velasquez. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain ni yun pala ang totoong kwento, kasamang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Ouyong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending story, walang kupas na pag-ibig. Kilig ang hatid online ng mag-asawang senior citizens dahil kahit ilang dekada ng kasal, sweet na sweet pa rin ang mga ito sa isa't isa. Sa viral video na in-upload ng kanilang apo, makikita ang hinaharana ng 69-year-old na si Lolo Melchor ang kanyang asawa na si Nanay Lourdes. At may pa-flowers pa ito para sa kanyang misis. Halina't sama-samang kiligin sa trending report ni Pamela Adriano. Kinilig ang maraming netizens sa matagal nang mag-asawa na sina Tatay Melchor at Nanay Lourdes dahil sa pagiging sobrang sweet sa isa't isa. Sa video kasi na ito na in-upload ng kanilang apo, mapapanood kung paano hinarana ni Tatay Melchor si Nanay Lourdes at with matching flowers pa. Happy Valentine's Day! Si Sentay Nuebe na si Tatay Melchor at si Tentay Sais naman si Nanay Lourdes. Pero tila hindi pa rin kumukupas ang pagiging malambing nila sa isa't isa. Makikitang abala sa paggawa ng yelo si Nanay Lourdes nang bigla na lamang mangharana ang kanyang mister noong Valentine's Day. Kaya naman kilig na kilig ang mga netizen sa comment section. Komento ng isa, ito raw ang definition of true love. Ang sabi naman ng isa pang netizen, nagpapakita raw ito ng unconditional love. May isa ring nagkomento na ang cute daw dahil hanggang ngayon ay kinikilig pa rin sina Tatay Melchor at Nanay Lourdes. Sa ngayon, humakot na ng mahigit 800,000 views at higit 170,000 likes ang video na ito. Sa ating next trending story, K-pop fan si Daddy. Isang tatay ang kinagiliwan ng netizens, lalo na ang K-pop fans, matapos nitong pangalanan ang mga miyembro ng isa sa mga sikat na K-pop boy group. Ang grupo kasing ito, mayroong 13 miyembro at nakakamanghari na kilala niya ang mga ito. Very bagets naman ni Daddy. Anong K-pop group kaya ito at sino naman kaya ang bias niya rito? Panuuri ng trending video sa report ni Liwai Abbas. Tila yata iba na ang impluensya ng K-pop wave ngayon hindi lang sa kabataan kundi pati na rin sa mga matatanda. Isang tatay kasi ang kinagiliwan at pinusuan ng netizens, lalo na ang K-pop fans dyan, matapos niya isa-isang pangalanan ang 13 miyembro ng isa sa mga sikat na K-pop boy group ngayon na Seventeen. Ang fellow carrot na si Bianca, aliw na aliw sa kanyang daddy dahil hindi niya rin inakalang kilala pala ng kanyang ama ang mga miyembro ng naturang K-pop group. Sa isang seasonal greeting merch ng Seventeen, makikita ang solo photos ng Seventeen members na sina
na Escoops, Jonghan, Joshua, Jun, Hoshi, Wonu, Uji, DK, Mingyu, Minghao, Sungkwan, Vernon at Dino. Ano? Si Scoops. Si Jonghan. Si Joshua. Si Mingyu. Next. Jun. Si Yoshi. Yoshi. Si Mingyu. Tama ba? Sige, next. Si Hoshi. Si Minghao. Si Mingyu. Si DK. Si Sokwan. Si Vernon. Si Dino. Diba? Pero ang daming Mingyu. Si Daddy, tila yata bias ang membrong si Mingyu dahil ilang beses niya itong binanggit. Pero ayon naman kay Bianca, mas paboritong 17 member ng kanyang tatay si Shua. Nang mapansin naman ng isang fellow karat na hindi nalito si tatay kina Jonghan at Shua, sinagot naman ito ng dalaga at sinabing bukang bibig ng kanyang mommy ang dalawa kaya hindi na ito nakalimutan ng kanyang ama. Ang video, umani ng maraming views at pabiro pang mga komento mula sa fellow karats. Noong nakaraang Enero lamang, ay bumisita sa Pilipinas ang K-pop boy group para sa kanilang 2-day follow tour concert na ginanap sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan. Sa ating next viral story, sanggol patay. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang buwang gulang na sanggol sa kamay mismo ng kanyang ina. Nasawi kasi ito matapos umanong aksidenteng mailagay sa loob ng isang oven. Batay sa inisyal na imbestigasyon ng otoridad sa Amerika, may problema sa pag-iisip ang nanay na suspek. Ang kabuang kwento, ihahatid sa atin ni Millie Borja. Sinong mag-aakalang ang taong nagbigay buhay sa isang buwang sanggol na ito mula Missouri, United States? Ang siyang kikitil din dito. Kalunos-lunos kasi ang sinapit ng sanggol matapos itong aksidenteng mailagay sa loob ng oven ng mismong kanyang ina. Ang suspect ay kinilala bilang si Marie Thomas, 26 anyos, na ngayon nahaharap sa kaso at maaaring makulong pa ng isang dekada o higit pa. Ayon sa report ng otoridad, sinabi raw ni Maraya sa kanyang mga magulang na wala sa bahay ng mga oras na yon na ibinaba niya lang ang sanggol para patulugin. At ang napagkamalan niyang crib, isa palang oven. Natagpuan na lang ng mga pulis na wala ng buhay ang bata habang may ilang bahagi ng katawan nito ang nasunog, kabilang na ang natunaw na damit. Bagamat wala pang inilalabas na ibang detalye ang otoridad patungkol sa pahayag ng pamilya at mental history ng suspect, ayon sa ilang report, lumutang ang isang nagpakilala umanong kaibigan nito at sinabing may problema sa pag-iisip si Maraya noong bata pa lamang siya. Tumigil daw itong uminom ng gamot simula nang isilang ang kanyang anak. At isang buwan matapos manganak, lumala ang sitwasyon ni Maraya. Dagdag pa nito, iniisip umano ng suspect na gusto lamang siya ng mga tao dahil sa kanyang anak. Ngunit sa kabila nito, naniniwala ang kanyang kaibigan na hindi ginusto o sinadya ni Maraya ang sinapit ng bata. Sa Facebook post nga nito kamakailan, masaya pa niyang ibinabahagi kung gaano ito kasaya na dumating ang anak sa kanyang buhay. Sa ating next trending topic, Instant Ninong. Ang matiwasay na seremonya sa isang simbahan sa Malabon tila na balot ng kalituhan matapos may humabol na ninong sa binyag. Maliban sa napakamot ulo ang lahat, ang mas malaking problema ni ninong, parang hindi kamukha ni baby ang nakalagay sa natanggap niyang invitation. Eh kasi naman, maling binyag pala ang napuntahan niya. Ang trending wow mali moment ni dating Malabon City Mayor Lenlen Oreta silipin sa balita ni Arnold Herrera.
instant ninong, madalas sa kasal at kung minsan, sa binyag. Yan ang aliw na eksena ng dating alkalde ng Malabon City na si Lenlen Oreta matapos itong aksidenteng dumalo sa maling binyag. Paliwanag niya, kailanman daw ay hindi siya nalilate sa anumang ganap. Kaya naman nang mapansin niyang nagsisimula na ang binyag ay agad siyang tumungo sa unahan ng simbahan. Pero laking pagtataka nito nang mapansin niya na parang hindi kamukha ni Baby ang nakalagay sa natanggap niyang invitation. Eh kasi naman, maling binyag pala ang napuntahan niya at susunod pa lamang ang binyag ng kanyang tunay na inaanak. Sa kanyang Facebook post, todo sorry naman ang dating alkalde dahil sa epic wow mali moment niya sa naturang binyag. Bagay na kinaaliwa ng netizens, maging ng nanay ng bata. Anya, yung mga ganitong sorpresa ang nagpapaalala sa atin kung gaano ka-unpredictable ang buhay natin. Gayunpaman, masaya pa rin ang lahat dahil napuntahan pa rin naman ni Oreta ang binyag para kay Baby Jessica Zandra, ang kanyang tunay na inaanak. Sa hiwalay na post, winelcome niya rin ito sa Christian world na may kasama pang munting mensahe para rito. Ayan, tama na ang napuntahan kong binyag pag bibiru pa nito sa kanyang caption. At sa mundo ng showbiz, nasangkot sa isang car accident sa Amerika ang singer na si Jaya kasamang kanyang dalawang kaibigan. Ang Queen of Soul papunta sana sa concert ni Regine Velasquez nang mangyari ang insidente. Mga detalye sa report ng ating Showbiz Angel. Kasama ang kanyang dalawang kaibigan na sangkot sa isang car accident sa Amerika ang singer na si Jaya. Ang Queen of Soul papunta sana ng concert ni Songbird Regine Velasquez nang mangyari ang insidente. Pagdedetalye ng singer, galing silang Sacramento, California patungong Graton Resort and Casino kung saan gaganapin ang pagtatanghali Regine. Ang kaibigan daw nitong doktor ang nagmamaneho ng kanilang sinasakyan nang bigla na lamang may bumangga sa kanilang likuran. Si Jaya nasa mabuti namang kalagayan habang sumailalim sa pagsusuri ang kanyang mga kasama. Sa kabila ng insidente, nagpapasalamat ito sa Panginoon na ligtas sila at hindi malubha ang kanilang kinahinatnan. Sa huli, nagpaalala ito sa publiko na huwag kalimutang magsuot ng seatbelts tuwing bumabiyahe. Agad namang nag-aalala ang mag-asawang Regine Velasquez at Ogie Alcacid. Gayon din ang ilan pa niyang kasamahan sa industriya nang mapalitaan ang nangyari at kinamusta ang kalagayan ng singer. Taong 2021, nagsimulang manirahan si Jaya sa Amerika kasama ang kaniyang pamilya. At yan ang DZRH Showbiz Hottest News mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito po ang iyong Showbiz Angel, Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng wow mali moment ni dating mayor ng Malabon na si Mayor Lenlen Oreta. O diba, ang ating dating mayor, meron pong imbitasyon na pumunta sa isang binyag pero mukhang mali pong binyag ang kanyang na-attendan. O diba, pero at the same time, kahit na na-wow mali ay tinanggap pa rin niya ang role bilang isang ninong. At syempre sa lahat po dyan ng mga ninong at ninang, nako, dapat po seryosohin natin ang role na ito. Dahil tumatayo po tayong pangalawang pamilya at pangalawang magulang ng ating mga inaanak. Hindi lang basta-basta pagdating ng Pasko, magriregalo po tayo. O di naman kaya pag birthday special occasion. Dahil mas mabigat pa po ang ibig sabihin ng pagiging ninong at ninang sa ating mga inaanak. At alam ko marami rin po sa atin, sinasapuso po natin yan, o diba? Kaya naman blessing kahit na nawaw mali si dating mayor ay tinanggap pa rin niya ang kanyang pagiging ninong. Dahil alam naman po natin na isa pong malaki pong blessing at syempre malaki rin po ang maibibigay po natin na gabay sa ating mga inaanak. Kaya naman po sa ating mga kababayan dyan, mga ninong at ninang, mabuhay po kayo. At sikapin po natin na maging tunay nga po at maayos at mabuti na second parents ng ating mga inaanak. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya, i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman i-tag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News.
Atin ang mga kwento sa likod ng mga nagva-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at ipo-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Ouyong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.